welcome back. So, welcome back sa akin. Oh my gosh. I think 3 months ata akong hindi nakapag-vlog or nakapag-update sa inyo. Hi sa mga nanonood. Shout out. Comment down below sa mga gusto magpa-shout out. So, yun. For 3 months kasi po, nag-review ako noon kasi may exam ako na kinuha. Exam siya for civil service para sa mga gusto makapag-trabaho sa government. Which is isa yun sa akin na antagal-tagal ko na siya na gusto matry. Gusto ko siyang maka-exam na siya. I think 4 years ago ata. Gusto ko exam is para naman sa mga kahit hindi ka nakapagtapos ng college, kahit high school ka lang, basta I think marunong ka. I mean, kaya mong ipasa yung exam. Ang exam kasi mostly, hindi naman siya kailangan talagang para sa akin na based on my opinion lang. Siguro yung kahit paano may natutunan kasi school or let's say is kumbaga parang isa mga problem solving ganyan, kumbaga basic lang, kumbaga basic math ganyan, sa English, sa grammar ganyan, tapos may konting alam sa mga Philippine Constitution ganyan. So yun, kaya ang tagay-tagay ko guys na hindi nakapag upload na vlog ganyan, pasensya na guys. Tapos yun, no August 4 ako nag-exam sa may DASMA Integrated National High School or DASMA National High School na siya. High school siya dati. So yun, shoutout sa mga nag-exam sa DASMA at nag-exam no August 4. So hopefully laban tayo, laban 500 na makapasa tayo. Yun kasi isa yun sa pangarap ko, achievement unlock para sa akin guys na gusto ko makapagtrabaho sa munisipyo, sa government, actually munisipyo, SSS, ganyan, or sa BIR. Hindi ko alam kasi parang, wala lang, gusto ko talaga, parang once na makapasa ako doon, mag-apply agad ako para sa government. Kasi parang, hindi ko ma-explain, basta yun yung, iba yung feeling ko pag nasa munisipyo ako, iba yung feeling ko pag, di ba, pag nag-work tayo, kailangan natin yung mga requirements, police clearance, barangay clearance, NBI, ganyan. Iba yung feeling ko, hindi ako kinakabahan. Yung feeling ko na parang, ang sarap. Ano ba yun? Tulungan niyo ako guys. Yung parang ang gaan yung feeling ko. Ganon. Kasi parang, hindi ko alam. Ang hirap talaga, ang hirap para sa akin explain ko ano yun. So yun, sa mga gustong kumuha ng civil service exam, I think magkakaroon ulit by March 2020. Twice a year lang po kasi siya. Pero alam ko na meron din po na yung computer naman siya. Kasi ang tinay ko po kasi is pencil and paper test ata siya na 500. Yung ano po, yung ang tawag dyan, yung computer kasi mostly 600 plus ata, sorry 600. Pero I think hindi ko lang alam kung saan kayo mag-exam nun. Tsaka alam ko, hindi ako sure kung lalabas agad yung result kung malalaman nyo kung pasado kayo o hindi. So, ayun po, sa mga panag-take ka kasi ng pencil and paper test, makakukuha mo siya or malalaman mo yung result within 60 days daw po. At makikita mo yun sa internet nila, sa website nila, sa civil service. So, ayun, hanapin mo lang yung pangalan. So, may lalagyan ko dito yung picture nung nag-exam ako. Ayun. Exam po kasi kami, pan-exam kayo, pag tinry nyo po yun, hindi kayo pwede na basta-basta upo lang. Kung nakita nyo yung room number room assignment nyo, room number po, kasi mga number-number yan. May upuan din po doon, tapos, syempre may upuan, di ba? Tapos, mayroong po kayong naka-sitting arrangement, parang ganun. So, kung nga rin ako kasi, ang number ko noon na exam ako is 15. Nagulat ako kasi 15. Natuwa ako kasi nga birthday ko din yung kumbaga 15 po kasi yung birthday ko. February 15 po. Adi yun. Kung ano yung number mo dun sa listahan nila, doon ka din po upo. Hindi pwede na wala. Kung saan ka lang upo. Kung saan mo gusto, saan mo feel. Kung gusto mo sa unahan. Ayun po. At saka, noong na-exam po kasi ako, isa ang absent sa amin. Or isa ata, siguro yung iba ata hindi nakapasok or na-late, ganyan. Kasi masyadong strict po pagdating sa civil exam. Once sinabi nila na dapat 7 na doon ka na or
mag-close na ang gate ng 7:30 or 7, ay nakamuta ko na po kasi kung ano oras. I-close na po nila yun. So, sayang naman yung binayad nyo kung hindi po kayo makahating na mas maaga. Tip ko po is alamin nyo kagad kung saan yung school na pinuntahan nyo. Kasi lately, nalaman ko yung pangalan ng school, inalam ko kung saan papunta. Bale, Saturday before, one week bago, nung nalaman ko yung school, one week noon, pinuntahan ko yung school, Saturday yun if I'm not mistaken, pinuntahan ko yung school para hindi ako malilito kung saan siya, kung paano yung biyahe ko, tsaka malalaman ko yung, kung gaano katagal yung magiging biyahe ko dun sa lugar na yun. Kasi syempre, hindi naman ako familiar din sa lugar. So, para by that time, alam ko kung ano oras ako alis sa bahay, ano oras magiging biyahe ko kasama na traffic. Tsaka po, lagi yung i-consider na Sunday po lagi ang exam. Tsaka mostly pag Sunday, marami namamalengke at matraffic kasi may mga nagsisimba din. So, consider po natin yun. Kasi may nabalitaan din ako na maraming din nakapag-exam dun sa amin sa may DASMA kasi nagkamali sila ng school na napuntahan. Kasi meron dun na DASMA center ata, may isa pang school. Tapos dun sila napunta sa school na pina-examan ko, which is dapat dun sila sa kabila. Late lang nila nalaman, parang siguro 5 minutes na lang or 10 minutes. Kailangan mo pang mag-jeep, alam ko hindi ata kaya na mag lakarin yun. Tsaka kung nagmamadali ka na dami rin ng tao. So yun, so make sure na alam nyo yung school na pupuntahan nyo, alamin nyo kagad. So yun, in-update ko lang kayo guys kung ano yung mga nangyayari sa akin kung bakit busy ako, hindi na ako nakakapag-upload. So thank you guys for watching. Comment down below kung may gusto kayo malaman tungkol pa sa civil service exam. So I wish lahat ng nag-exam is makapasa laban lang 500 kasi ayun, isa pala kasi may nakausap ako doon na sabi niya pangalawang take niya ata yun ng pangalawang take niya ng civil service exam pero ang nabalitaan niya mahirap doon ata yung civil service exam noon kaya yun eh first time ko so siguro nga mahirap siya guys sa 1 to 80. So yun, thank you guys for watching, bye.